Pagdalaw sa San Roque ni Edgardo M. Reyes. Lingunin ang pinanggalingan kahit narating na ang tugatog ng tagumpay. Matagal na panahon nang hindi nauuwi si Siso sa San Roque. Kung hindi siya abala sa gawain, puno siya ng isang departamento ng isang maunlad na bahay kalakal. Ang panahon niya ay inaagaw ng mga pagtitipong dinadaluhan nila ni Esther ang may bahay niya. Dadalaw-dalawin naman niyo ang San Roque, ang nahihiling ng kanyang ina, si Aling Kayang, kapag dadadalaw ito sa kanila. Mapapakamot sa batok si Siso at kasabay ay isasagot, "Hayan niyo ho inang at pag nagkapanahon kami." Babadha sa mukha ng kanyang ina ang pagtatampo, subalit makalipas ang ilang sandali ay mangingiti na ito. "Basta't kung maiisipan niyong umuwi, isumulat muna kayo," sasabihin ng kanyang ina, "para makapaghanda naman kami maski paano." Tuwing katapusan ng buwan, lumuluwas si Aling Kayang. At ang dahilan ng pagluwas na iyon, hindi man sabihin ay alam ni Siso. Minsan, halos maluha si Aling Kayang nang abutan ito ni Esther ng isang mapula at malutong na lilimampuin. Bahagya pang nanginig ang kamay ni Aling Kayang. "Salamat," nasabi nito. At waring wala sa loob ay nagagap ang kamay ni Esther. "Ko ay maluwat-luwat na rin namang di ako nakasasalat nito." Ang halagang iyon ay hindi pa katumbas ng halaga ng isang pares na sapatos ni Siso. Ngunit parang tumama na sa huweteng si Aling Kayang. Sumigla ang dati makupad na paglakad nito patungo sa malayo-layo rin namang pag-aabangan ng sasakyang patungong Divisoria. Samantala, sa cartport ng bungalow ni Siso ay namamahinga ang kanilang makintab na auto. Tuwing dadalaw si Aling Kayang kina Siso, ay halos magkandakuba ito sa dalang mga pasalubong. Itlog, gulay, piling-piling na saging, sariwang gatas ng kalabaw, paisa-isang manok. Sinisikap din itong makatulong sa kanilang bahay. Sa paghuhugas ng pinggan, sa paglalampaso ng banyo, at sa pagpapalis-palis ng alikabok, upang marahil ang sadya roon ni Aling Kayang ay mapagtakpan o bigyang kasiyahan ang magkakaloob ng pera. Isang araw, katapusan din ng buwan, ay halos pamasahe lamang ang naibigay ni Siso kay Aling Kayang. "Pasensya na muna kayo, inang," sabi ni Siso. "Medyo ho gipit kami ngayon eh. May malaki ho kasi kaming pinagkagastusan noong nakaraang linggo." Nakita ni Siso na saglit na natunganga ang kanyang ina. Ngunit pagkuhan, ay nangiti na ito at buong katapatan at pagkaunawang sinabi, "O bakit mo iintindihin yun? Lalong mahirap na kayo pa ang kapusin dito. Sa San Roque, maski paano'y nakararaos kami. Magdidilihensya na lang muna ako ng pangmatrikula ni na Ben at Amang." Noon ay nagkataong wala sa bahay si Esther. At nang dumating ito, ang unang ginawa, matapos makapagmano kay Aling Kayang, ay ang ipagparangalan kay Siso ang laman ng malalaking kahon, isang napakagarang bestida. "Ang ganda! Ano, Siso?" bulalas ni Esther na ang mga mata ay nangingislap pa sa kasiyahan. "Sulit ang 100 piso rito! Tiyak na sikat na naman ako sa party ni Carol. Mamumulagat ang mata nila." At ang lahat ng iyon ay narinig at nasaksihan ni Aling Kayang.
tatlong katapusan ng buwan ang nakaraan na hindi naluwas si Aling Kayang at nahaka ni Siso na marahil ay labis na ipinagdamdam nito ang pangyayaring naganap nung huling magtungo ito sa kanila. At nang tumakas ang isa pang katapusan ng buwan at hindi pa rin niya nakikita ang ina, ay nag-alala na si Siso. Niyaya niya si Esther na umuwi sila sa San Roque. Anong gagawin natin dun? Ang tunog ng katanungan ni Esther ay isa ng pagtanggi. Ang sama-sama ng daan sa inyo. Gusto kong makita naman nila tayo, sabi ni Siso. Biro mo, noong Pasko hindi tayo nauwi. Noong bagong taon, noong Biyernes Santo, noong Todos Los Santos. Alam mo naman ang kaugalian sa amin. Ang mga araw na iyon ay talagang iniuuwi ng mga nasa malayo. Paano ang birthday ni Lulu? Alam mo naman ang kaibigan kong yun. Magagalit yun pag hindi tayo sumipot sa kanila mamayang gabi. Di babalik tayo sa dakong hapon. Magpapayos pa ako ng buhok. Magpapamanicure. Si Siso na lamang ang uuwi. Iyon ang kinalabasan ng pag-uusap nila ni Esther. Subalit mahigpit ang bilin ni Esther na bumalik agad siya upang madaluhan nila ang kasayahan sa kaarawan ni Lulu. Habang lula ng kotse patungong lalawigan, ay maraming naiisip si Siso. Naaalala niya ang huling pagluwas ng kanyang ina. Galit nga kaya sa kanila ang kanyang mga magulang? Ang kanyang mga kapatid? Ibang-iba ka ngayon, Siso. Marahil ay sasabihin ng kanyang ina. Nakalimutan mo na kami. Nakalimutan mo na ang hirap na inabot namin para makapagtapos ka ng pag-aaral. Bakit umuwi ka? Marahil ay pasinghal namang sasabihin ng kanyang ama. Baka mahingan ka lang namin dito ng pera. Hindi niya maitatanggi na ang pagtatapos niya ng komersyo ay iginapang ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina na nooy hindi na makaugaga sa dami ng dapat asikasuhin sa bahay ay kinakailangan pang maglako ng isda. Ang kanyang ama naman ay nirayuma sa kabababad sa putikan sa bukid. Ang kanyang mga kapatid ay natigil na lahat sa pag-aaral upang ang salaping kinikita ng kanyang mga magulang ay mapisan sa pagpapaaral sa kanya. Pag nakatapos ang kuya niyo at nakapagtrabaho, sabi noon ng kanyang ama sa kanyang mga kapatid, di kayo naman ang tutulungan niyang makapag-aral. Subalit nang marating niya ang katuparan niyon, siya ay nag-asawa at ang kanyang isip ay natuon sa sariling pananagutan. Iba na siya, may asawa na siya. Matagal nang hindi umuulan sa San Roque. Napatunayan iyan ni Siso nang pumapasok na siya sa lansangan ng kanilang nayon. Maalikabok ang tuyong damong nasa magkabilang gilid ng daan. Pati ang mga siit na nakatambak sa gilid ay nagsisipamuti sa alikabok. Gayon din ang dahon ng kawayan, ipil at madre de cacao. Malilikot ang mata ni Siso. Kinikilala niya ang bawat bahay na maraanan niya. Ito ang kinakamasang naiisip niya. Buwal na pala ang kamalig ni Nadet Singh Tunang? Sa wakas ay narating ni Siso ang simula ng mahaba-haba ring salasalang bakod na kawayan. Iyon na ang bakura nila. Ang kanyang ama ay natanawan niya sa lilim ng punong mangga. Nagkakayas ito ng kawayan. Bumusina si Siso pagtapat sa tarangkahan. Aba ang kuya! Si Annie ang kapatid niyang dalagita, ang unang nakakita sa kanya. Tatang! Sigaw nito.
sabay dunghal sa bintanang nakaharap sa punong mangga. Si Kuya! Inang! Inang! Dumating si Kuya! Bumaba si Siso. Sa bintana ng bahay na pawid nila ay nangaghanay ang mga kapatid niya, sina Annie, Fred at Simon. Wala sa mga iyon sina Ben at Amang. Salubungin niyo ang kuya niyo, bah! Sa buong pagtataka ni Siso ay utos ng kanyang ama sa kanyang kapatid. Sumusugod ng palapit sa kanya ang kanyang ama. Nangawala sa bintana ang kanyang mga kapatid at maya-maya pa ay nakita niyang halos magkandahulog ang mga ito sa pag-uunahang makapanaong. Nagmano si Siso sa kanyang ama. Lantana ang kamay at bisig nito na puna ni Siso. Hindi na ang dating bisig na wari bakal sa titigas. Matanda na ang kanyang ama. Maputi na ang buhok nito. Hukot ang katawan at nagpapalaliman ang mga gatla sa mukha. Si Inang, tanong ni Siso na iniaabot kay Annie ang supot ng mga pasalubong. Ko, inasa itaas at may lagnat, sagot ng kanyang ama. Ho? Kailan pa ho? Ngunit hindi siya nakapaghintay pa ng sagot. Nagmamadali siyang pumanhik ng bahay at sa itaas, nakita niya na ang kanyang ina ay nangangabay sa dingding na sawali. Mandi ipinagwalang bahala na nito ang karamdaman dahil sa pananabik na masalubong siya. May nasaling sa kalooban ni Siso. Sinalubong niya ang kanyang ina. Inapuhap niya ang ugatan at butuhang kamay nito at hinagkan iyon. Nang muli siyang magangat ng mukha, ay nakita niya na may luha na ito sa mga mata. May sakit daw ho kayo, inang? Nahabag na sabi ni Siso. Bakit pa ho kayo bumangon? Sinat lang naman ito. Mahinang tugon ng kanyang ina. Kasi pinipilit na maglako ng isda, sabi ng kanyang ama na nakapanhik na rin. Kailalayo pa ng pinaglalakuan. Kung kaya ko pa sanang lumabas sa bukid, gusto man ng inang mo'y hindi ko papayagan sa tanda niyang iyan ay maghahanap buhay pa siya. Ang bagay na nasalang kangina sa kalooban ni Siso ay naging isang malinaw na kirot. Nasaan ho sina Amang at Ben? Inilayo niya ang usapan. Si Ben ay nasa bayan at nangungutsero, sabi ng kanyang ama. Si Amang, nariyan kinaparing mente at tumutulong sa poultry para kahit paano'y kumita. Hindi na ho sila nag-aaral? Sila na ang nagkusang huminto, sagot ng kanyang ama. Paano? Alam mo naman. Sandaling natigilan si Siso. Gumuhit sa isip niya ang buhay niya sa lungsod. Mula sa isang magarang bahay, lululan siya sa sariling kotse upang magtungo sa isang opisinang air-conditioned. Kumakain siya ng masasarap, nagbibihis ng mamahaling damit, laging nakapagitna sa mga pagdiriwang. Samantala, sa San Roque, ang kanyang ina ay naglalako ng isda. Ang isang kapatid niya ay nangungutsero. Ang isa ay naninilbihan sa isang manukan sapagkat hindi nakapag-aral. Gayun din naman, naisip niya na napakadaling magpatawad ng kanyang mga magulang. Naniniwala siya na ang mga ito ay may malaking hinanakit sa kanya. Subalit ang lahat ng iyon ay wari bang pinalis ng pangyayaring umuwi siya sa San Roque. Maganda na ang pagtanggap ng kanyang mga kapatid. May nag-abot ng sinelas, may naghanger ng kanyang damit. Nang lumabas siya sa kusina upang maghilamos, ay handa na ang palanggana at tuwalya. Sinampalukang manok at nilagang talong ang ulam nila sa tanghalian. Nangangahulugan, naisip ni Siso na kung hindi pinatay ang manok, ay talong lamang ang iuulam ng mga magulang at kapatid.
Pagka pananghalian ay pinatutulog siya ng kanyang ama. Subalit sa halip ay nakipag-usap siya sa kanyang ina. Tinabihan niya ito sa hihigang banig. Matagal na rin kayong hindi naluluwas, inang. Mahinang sabi niya. Nais niyang matarok ang tunay na niluloob ng kanyang ina. Kuwi, kasi ba naman iang tatang mo? Mahina na raw ang tuhod ko at baka raw kung ano pang mangyari sa pagluwas-luwas ko. Mahina na kayo pero nagtitinda pa rin kayo, sabi ni Siso. At upang huwag nang sagutin pa iyon ng kanyang ina ay idinugtong niya. Pero mula ngayon, hindi na kayo magtitinda, inang. Ako ang nangangako. Sa kasinaben, pipilitin nating makapag-aral. Labis na nalibang si Siso. Huli na nang magunita niya ang lakad nila ni Esther. Malalim na ang gabi nang maisipan niyang umuwi. Marahil, naisip niya, ay magdaramdam sa kanya si Esther. Subalit kaya niya itong pagpaliwanagan at marami siyang ipaliliwanag. At yan po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa at pakikinig. Inaanyayahan ko po kayong samahan niyo akong muli sa ating susunod na kwento. Ingat!